So guys, matapos lang ang ulan. Malakas ang bagsak ang ulan kanina. Kaya lang, basa yung kalsada. Buti tumigil na. Kailangan kasi lalabas ako. Hindi nga saan ako lalabas. So lang, kailangan ako lumabas para bumili ng pagkain. Maghanap ako ng makain na ngayon, ng pagkain para bibili nila ako. Tapos doon ako kain sa bahay. Or either, pagdating ng iftar, makabutan ako ng iftar time. Sa labas na ako kakain, guys. Yun lang, guys. Okay, lalakad, diba? So guys, magandang hapon sa inyo lahat. Napaka lamig ng hangin, guys. Kasi katapos lang ng ulan. Hindi nga sana ako lalabas eh. Kaso lang kailangan ko bumili ng pagkain ko at saka prutas. Yung saging na lang natira doon. Tapos bala ko pumunta sa 7-Eleven. Gusto kong bumili ng donuts. At saka yung broad coffee na minis ko na eh. So tahimik ngayon guys ang mga kapaligiran kasi Semana Santa ng mga Kristiyano. Ngayon din na tayo nag-celebrate yan kasi nga ibang religion natin. So ito, dito ako ngayon sa Candelaria Park. Ayan ang langit guys, maliwa na lang. Madilim pa rin. Kaya baka ulan. So punta ako doon sa may talipapa. Marami doon nagbibinta ng protas. Doon na lang ako bibili ng protas. Bibili pala akong tinapay. So gusto ko lang inform kayo guys na mayroong bagong sakit ngayon. So mag-ingat tayo guys. Ito sa pertussis na tinatawag. Kung tama ba yung pigkas ko. So ingat na lang tayo guys. Mostly ang maapektuhan ito mga bata. So hindi naman guys, hindi naman ito kasing tulad ng COVID-19. So ingat na lang tayo guys. Lagi tayong face mask. Lalo na mga senior at mga bata. Ito nga guys, babasahin ko na lang. 3 symptoms of pertussis. Symptom of whooping cough may include coughing, pag-ubo, violently and rapidly. Ba, coughing violently and rapidly. Until all the air has left the lungs and a person is forced to inhale, causing a whooping sound. So, sneezing, nasal discharge, fever, sore, watery eyes. Nagluluha ang iyong mga mata. Kahapon lang. Outbreak na siya sa Cavite. So, mag-ingat tayo guys. At naway malayo tayo dito sa Davao City sa ganong mga sakit. O, hindi lang dito sa Davao City, sa ibang lugar. At maging doon man sa nag-outbreak sa Cavite. Lagi natin tandaan at lagi magbabasa at manood ng balita para sa nakaragdagang kaalaman. Yun na guys. Bala ka kung pumunta ng Dumaguete, di ba nabanggit ko sa previous vlogs ko. Kasi nga, meron akong pupuntahan doon. Eh, kaso, wala nga ang biyahe dito sa Ikulan. Wala kasing barko na galing dito mismo sa Davao eh. Mayroon daw sa Cagayan de Oro. Eh, mahirap naman sumakay ngayon kasi nga, holidays, di ba? So, hindi na lang ako tutuloy doon sa Dumaguete guys. Plano ko lang yon. Mayroon palang bagong, ano ngayon guys, barko. From Davao to Manila. Yung tugo. Yun, di ko palang alam kung magkano ang exact pamasahe noon. So, malaking barko to guys. Eh, 2 bisis ang biyahe sa isang linggo. Davao to Manila. Direkta to. Hindi ka na sasakay sa bus. Direkta ano to. Direktang Manila. Hindi ka tulad sa pag nag-tracking ka o nag-bus. 2 bisis ka sasakay ng barko. Pag galing ka sa Davao. Pati yung bus, sasakay din sa barko. Ito talagang mula dito sa Davao hanggang Manila. Magkano ka lang. One way. Mayroon kang tihira, sika nga. May cabin. Ano yata yun? Limit yata. 8 tao sa isang cabin. Pero mayroon ding ordinary na tihiras. Ika namin yung tinatawa. So ganda yung mag-travel na ganun guys. Parang experience lang ba? Kailang magpabook ka kasi nga fully booked pag ganun eh. Nakakatipid pag ganun. At saka 50 hours ang alam ko. More than 2 days. Kasi 2 days to 48 hours, di ba? So more than 2 days. Pag bus kasi 3 days eh.
Try nyo guys kung magbiyahe kayo puntang dito Davao or Davao to Manila. Piling papuntang Dumaguete wala eh. Walang barko na galing dito sa mismo Davao. Meron daw sa Cagayan de Oro City. Nilayo dito yun. Magkating trip ako. Tapos pagdating doon sa kanya, hintay ko ng schedule. May schedule ng barko. Pero magastos. So, hindi na ako tutuloy doon sa Dumaguete. Kaya nga, dito na lang ako sa Davao City guys. Kasi nga, tulad ngayon, lagi na ulan. Mahirap sa biyahe pagka ganito. So, sanay ko sa mga, sa bus talaga. Sa maganda ang bus eh. Nakakatulog ka naman sa bus. Wala ka ng ibang intindi nila. Kundi sumakay. Katapos doon, titigil sa mga bawat station kung gusto mong kumain. Sa mga mag-CR. May CR din naman ang ano, ang bus. Gusto lang bumaba, mag-exercise ka rin. Dalawang bis nga lang magsakay ng barko pagpunta ka Manila. Pero pagpunta ka ng Leyte, isang bis ka lang sakay ng barko. Hanggang yun ang sinasakyan ko lagi. Hindi ako sumakay ng aeroplano mula rito sa Davao City punta kayo dito. Pero nag-inquire na ako, halos ganun din. Masahe, meron silang mga offer, mga discounted, may mga promo. Pero maghintay ka. Sa magbabok ka na maaga. Pag hindi ano sa schedule mo, hindi tumama sa schedule mo. Wala din. So ganun ka guys, in-inform ko lang kayo guys. At ako'y pupunta sa bilihan ng mga prutas. Pero pupunta muna ako dito sa 7-Eleven. Kasi may titignan lang ako. Pero kailangan mag-face mask muna tayo. Kasi nga, for our own safety. Yan. Tama na tayo sa 7-Eleven. Tapos, pag wala yung hinahanap ko doon, di punta tayo ng pintahan ng mga prutas. So guys, pakita ko lang dito ang mga sasakyan dito sa Ikulan. Yan o, wala ganong sasakyan guys. So, wala din ganong mga tao. At sa mga stall, sarado rin. Nagbubukas lang, Dunkin' Donuts, Minute Burger. Pero itong ibang mga establishment dito, sarado. Convenience, bukas din. So, yan guys. Pupunta lang ako ng doon sa bilihan ng ano. Bilihan ng prutas doon sa tapat ng convenience kung mayroon. Pag wala, bibili na lang ako ng... Ano ba bibiling ko ngayon? Siguro, bibili na lang ako sa 7-Eleven ng ano, manok at kanin. At doon ko lang sa bahay kakainin. Ay, wala yung nagtitinda ng prutas doon. So, wala rin yung milk bread doon sa tapat ng Ikulan. Naubusan sila. So, titignan ko lang yung prutasan doon sa looban kung meron. Pag wala, kasi mas mura dito, 10 lang, 1 piraso ng orange. Doon sa aming looban, 15. So, pag wala talaga, doon ako sa looban bibili at uwi ako ng bahay. So, alisin ko na itong aking face mask guys. At, yun nga guys, walang mga bukas dito, sarado. Ayan o, mga bus lang ang mga dumadaan. Mga jeep. Pero, konti lang ang pasahero. Konti lang kasi nagbubukas dito ng mga tindahan. So, uwi na lang ako guys. Pero, bibili mo lang akong pagkain ko. Sa 7-Eleven na lang ako bibili ng kanin at saka manok. Kasi wala na ibang bukas dito eh. At sa bahay na lang ako kakain. Tapos, bibili lang akong frutas doon sa aming looban. Ay, mga prutasan doon. Medyo mahal nga lang. So, wala na tayong choice. Gusto tayong bumili ngayon kasi bukas. Baka wala na talaga nagbubukas. So guys, alam mo na ba sa sana nito? Nanasihan kayo mag-like sa'yo, mag-share at mag-subscribe sa akin channel, John Khaled Cadena. Ganun din sa second channel ko, John Khaled TV. At saka sa pangatlong channel ko, Big Time World TV. Bye-bye! Our love is alive. So where begin? Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in.